Hi, I'd like to welcome you all to my new kitchen. So yan, mas malaki na siya kaysa sa dati kong kitchen. Pasensya na po kung medyo matagal before tayo nakapag-gawa ng bagong video kasi nga naglipat kami ng bahay. So ngayon, eto na, gagawa na tayo ulit ng bagong video. Ang ating recipe for today ay medyo mahirap gawin at marami siyang mga ingredients na kailangan. Pero marami nang humihiling sa akin na gumawa ako ng video para dito. So, itong ating gagawin for today ay tinatawag na embotido. So, itong embotido recipe na ipapakita ko sa inyo ngayon ay recipe ng aking nanay. So, ganito ginagawa ang embotido sa family namin ever since. So, kagaya nga ng sinabi ko, medyo maraming ingredients ito, pero I'm sure masasarapan kayo pag natikman nyo yung end product. So, tuto na tayo. Mga ingredients na kailangan natin for our embotido ay... Ang una natin kailangan ay 1/2 kilo ng ground pork. 5 large eggs. This is finely minced red bell pepper. So, ganito kalaki yung red bell pepper na nabili ko. So, half lang ang ginamit natin and then we minced it finely. 2 pieces ng Chinese chorizo. So, pag nabili siya sa palengke, ganito ang itsura niya. So, dried chorizo ito. And then we minced it finely. So, pinong-pino yung pagkahiwa sa kanya. 10 pieces ng sliced bread. So, yung sliced bread na ginamit natin dito is ganito kalaki. So, malaki siya. And then, ang ginawa natin is tinanggal natin yung crust niya sa paligid. And then, kinat natin in 2 tiny pieces. So, parang minced din siya. 1 medium carrot, finely minced. 3 stalks ng celery, finely minced. 1 cup ng finely minced onions. This is 1/2 can ng Spam, or pwede nyo rin gamitin yung maling, so 1/2 can lang nun, and then we finely mince it. 3/4 cup ng shredded cheese, so what I'm using here is sharp cheddar. This is 3/4 cup ng raisins, 2 tablespoons ng tomato ketchup, 4 tablespoons ng sweet pickle relish, 1 can ng Reno liver spread, 2 tablespoons ng margarine. So I'm using blue bonnet, pero pwede kayong gumamit ng star margarine. 1/2 teaspoon ng ground black pepper. 1.5 tablespoons ng finely minced garlic. 2 tablespoons ng soy sauce. And 1 small packet ng Maggi Magic Sarap. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for our embotido. So para sa ating procedure, pagsasama-samahin lang natin lahat ng mga ingredients natin. So una natin ilagay yung ating ground pork. Yung ating Chinese chorizo, yung ating Spam, yung red bell pepper, yung ating celery, carrot, minced onions, yung grated cheese, yung ating garlic, raisins, yung sweet pickle relish natin, yung tasty bread, yung ketchup, yung ating soy sauce, ground black pepper, yung ating magic sarap, yung ating liver spread, yung butter, and yung eggs. And then, ang susunod natin gagawin is imimix natin to by hand hanggang mamix sila thoroughly together. So, mahirap lang actually ito gawin kasi mahirap maghiwa ng mga ingredients niya kasi lahat dapat pinong-pino. Pero po pwede rin na ang gawin ninyo is isama nyo siya sa paggiling ng pork or ipakigiling ninyo dun sa inyong suking nagtitinda ng karne. So, pagsama-samahin nyo yung cheese, yung celery, onions, yung cheese, at saka yung mga ibang gulay,
And then, tsaka nyo siya pagiling para isang gilingan na lang. So, hindi kayo mahirapan maghiwa ng mga ingredients. So, i-mix sure lang natin na halong-halo mabuti itong ating embutido. Shape yung ating embutido, magpapakulo muna tayo ng tubig dito sa ating steamer kasi i-steam natin yung embutido natin. So, balikan natin to kapag kumukulo na. So, to shape our embutido, lalo kung pambenta ang gagawin ninyo, ang ginagamit namin is yung plastic na nabibili natin sa palengke sa Pilipinas. I think this is for 1 kilo na plastic bag. So, magme-measure tayo dun sa ating mix ng isang cup. So, 1 level cup. And then, ilalagay natin siya sa loob ng plastic. Medyo i-ayos lang natin yung ating embutido mix doon sa bottom ng ating plastic. So, gagawin natin na parang cylinder shape. And then, pag nailagay na natin, i-roll natin bali ngayon itong ating embutido doon sa plastic. Next na kailangan natin is aluminum foil kasi babalutin natin yung ating embutido na nasa loob ng plastic doon sa ating aluminum foil. So, ito bali nabili kong aluminum foil is pre-cut na. So more or less ka-size ng bond paper yung ating aluminum foil. So ilalagay natin yung ating na-roll na embutido doon sa dulong part ng ating aluminum foil and then i-roll natin to ulit. So, pag na-roll na natin yung embutido at yung aluminum foil, isasara naman natin yung dulo niya. So, iti-twist lang natin ng mahigpit. And then, yung other side naman. So, medyo hihigpitan natin para magawa natin yung firm na cylinder shape ng ating embutido. Yan. So, gagawin lang natin ito hanggang maubos natin lahat ng ating mixture. Pagkain lang naman sa bahay at ayaw nyo nang i-roll pa yung ating embutido, pwede rin na lutuin siya sa mga aluminum pans like this one. Ang yung malilit na aluminum pans na kagaya nito. So, i-measure lang natin sa loob ng ating pan yung mixture natin. So, depende sa dami ng mixture na gusto natin ilagay. Say, 1 cup. Natin sa pan, ang ginagawa ko is tinatap ko siya para masiksik yung ating embutido doon sa pan. And then, ile-level off natin yung ibabaw niya para pantay. Itong ating embutido na nasa pan, i-wrap naman natin with cling wrap or plastic wrap. Yan. So, this is now ready for steaming. So, mas madali siya actually kesa yung i-roll pa at ibabalot sa aluminum foil. So, ito na yung ating embutido at ready na tayo na i-steam to. So, bali naka-yield tayo ng 9.5 cups ng embutido mix. So, yung iba ni-roll natin into cylinders, yung iba naman nilagay natin dito sa ating aluminum pan. So, ready na tayo na i-steam to ngayon. Kasi kasya sa isang layer ng steamer yung ating ginawang embutido, gagawin natin dalawang layers yung pag-steam sa kanila. So, ilagay natin sa ilalim yung naka-roll into cylinders. And then, sa ibabaw naman yung mga nakalagay sa aluminum pan. So, i-steam natin ngayon itong ating embutido for about 1.5 hours or hanggang sa maluto sila. So, takpan muna natin. So, i-check nyo lagi yung level ng inyong water kasi baka matuyo yung inyong tubig dun sa pinaka-bottom ng ating steamer. Check nyo lang. Balikan natin. Yan, so it's been 1.5 hours. Check muna natin yung embutido natin. Yan, so kung makikita ninyo, hindi na pink yung ating embutido. Brown na yung kulay niya. So, I think this is cooked. Pwede na nating patayin yung apoy ngayon.
So, pwede na natin hanguin ngayon yung embutido natin from our steamer. So, ito na yung mga embutido na hinango natin from the steamer. May pagkahango habang mainit pa sila, ang ginawa natin is tinanggal natin yung aluminum foil na balot at saka yung plastic ditong mga naka-roll up na embutido natin. At yung cling wrap naman na ibinalot natin o inilagay sa ibabaw nitong mga embutido na nasa pan. So, ganito ang ginagawa nila nanay para lumabas daw yung steam o yung init doon sa loob ng aluminum foil na pinagbalutan natin. So, mangyayari is hindi masyadong magiging basa yung embutido. Unlike pag iniwan natin sila sa loob ng aluminum foil at plastic wrap. So, ito, hahayaan lang natin na lumamig completely before natin i-refrigerate or i-freeze. So, pag malamig na sila, pwede na natin itong ibalot ulit individually and then i-refrigerate nga or i-freeze kung matagal pa natin medyo sila. Medyo maraming ginawa ninyo na embutido para sa family, pwede nyo actually i-freeze yung iba nito. So, what I do is, binabalot ko individually yung mga embutido with cling wrap. So, balot na balot siya mabuti. And then, ipinapasok ko sa loob ng Ziploc bags or yung bags na kagaya nito na merong seal sa ibabaw. And then, I put the date kung kailan ko siya ginawa. And then, either if you freeze ko siya or ilalagay ko sa ref. So, kung mga 1 week lang kakainin na ulit yung embutido, you can leave it sa refrigerator. Ngayon, kung more than a week, say mga 1 month or 2 months before nyo siya ulit iserve, ilagay nyo siya sa freezer. And then, kung isa-serve nyo na or dumating na yung time na isa-serve ninyo, ang gawin nyo is ilabas nyo siya from the freezer, i-thaw ninyo, and then either i-heat nyo sa microwave para uminit siya ng konti, or po pwede rin naman na i-fry ninyo para medyo pumula ng konti yung labas niya. And then you can serve it. So, this is how we're going to serve our embutido. So, di ba nilagay natin siya sa ref kahapon nung nag-cool down na siya completely. And then, pagkagaling sa ref, medyo finry muna natin ng konti para mag-brown yung ibabaw niya. But you can serve it nang hindi na pina-fry. Pwedeng straight from the ref or i-microwave niyo na lang para medyo mainit ng konti. So, after frying, medyo in-slice natin ito into serving pieces at nilagyan natin ng ketchup on the side. So, ito ready na for lunch or dinner. Pwede rin ito na palaman sa tinapay. Masarap din siya actually. Ngayon, I forgot to say nga pala kahapon that you can add a little bit of salt dun sa ating mixture. Kasi, ingat lang sa paglalagay ng salt kasi yung cheese sa Pilipinas na nabibili is medyo maalat. So, medyo tingnan nyo na lang kung okay na ba yung salt kasi baka sumobra yung ilagay nyo na salt at masyadong maging maalat yung inyong embutido. Ngayon, to test yung embutido mixture kung okay na ba yung lasa, ang ginagawa ko is parang yung sa hamburger or sa shomai ko. So, kumukuha ako ng konting mixture and then pina-fry ko in a pan with a little bit of oil. Tsaka ko siya tinitikman. Ngayon, kung meron pang kailangan adjustments, say, kulang pa siya sa salt or kulang pa sa pepper, dinadagdagan ko na lang and then tinitikman ko ulit before ko siya steam. Yan. Pagaya ulit ng sinabi ko, ang pinakamahirap na part actually dito is yung paghihiwa ng mga ingredients kasi kailangan lahat pinong-pino. Pero kung pwede nyo nga pakiusapan yung inyong suki sa palengke na magkakarne, na kung pwedeng isama na sa pagiling yung mga ingredients like yung carrots, yung onions, and everything else, mas mapapadali yung paggawa ninyo nitong embutido. So, sana itry nyo naman itong ating recipe at sana nagustuhan nyo itong ating video for today. So, hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat sa panonood.